So mga sangkay, nakita ko po sa social media ang pakalat-kalat po ng mga larawan ng naging campaign rally ni BBM doon po sa Mandaluyong. Ngayon, medyo nakakalula po talaga yung sobrang dami mga sangkay. Kaya naman, wala na pong patumpik-tumpik pa, diretso na po tayo. So ito yung mga sangkay. Ito po yung kumakalat sa social media. Yan o. Sa Mandaluyong daw po ito. So na-curious po ako kung totoo nga ba ito dahil kung titingnan po yung buong kalsada, ayan po. Sayang, di kita. Wait lang. Ayusin natin. Ayan. Kung titingnan po yung buong kalsada, eh punong-puno. Tingnan nyo. Kabi-kabila ang kalsada po yan, punong-puno po ng mga taga-suporta ni BBM na nakasuot po ng pula. Pero ito po yung mas klaro po na kuha. Ayan. Ayan o. Oh. Sobrang dami pong taga-suporta ni BBM sa Mandaluyong. Ngayon, dahil nga maraming fake news, minsan ginagawan po ng mga dilawan to ng fake news para ipakalat din po ng mga solid Marcos, naghanapan na po ako ng mga video, no? Mga video na magpapatunay na itong nakikita natin na maladagat po na taga-suporta ni BBM sa Mandaluyong, eh talagang totoo. So, naghanapan na po ako mga sangkay. At ipapakita po natin ngayon yan. Anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification. So, eto na. Eto yan. Nakikita nyo, diba? Maladagat. Sobrang dami. Hindi mabilang mga sangkay. Ngayon, titingnan po natin yung mga video kung totoo nga ba ito. Eto. Nakahanap po ako eh. Yan. So, ito na daw po yun. Panoorin po natin. Sinasabi natin talaga na hindi mahulugan ang karayo. Grabe oh! Legit nga! Totoo nga talaga, mga sangkay, na ganito po kadami yung dumalo o nakiisa sa panawagan ng pagkakaisa ng ating susunod na Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Kaibigan niya, nakikita niyo na yan. 9 de Pebrero na yan, ha? 9 de Pebrero na yan. Okay. Nice. So, i-check din naman po natin itong susunod na video. Para syempre, hindi tayo mapagkamalan na fake news, mga sangkay. Ayan, oh. So, yun po yung kabilang side ng kalsada. Grabe to! Iwagay-iway natin ang mga dala natin flag! Ayun, oh. Makikita nyo sa screen, ayan po, mukhang may naka-drone shot. Ayan o. Kabi-kabila ang kalsada, puno-puno po ng tao yung nakikita nyo po sa stage na screen. Ayan o. Once again, congratulations, National Campaign Manager, Attorney Benhar Abalos. Congratulations. Grabe, ang dami. So, ang nakikita pala natin na larawan na pakalat-kalat sa social media, eh totoo, eto pa. Ano pa tayo ng ebidensya mga sangkay na grabe? Lalo pong tumindi. Yan. Hey, sinikap natin gawin. Puno yan, puno. Between elections. Kailangan aking gagawin yan, no? At ito pa sa likod na, nakikita ko. Yan. Itong video na to pinapaliwanag ni Kuya, ni Sir, kung gaano kadami ang taga-suporta ni BBM, pakinggan po natin na mabuti at panoorin po. Yan po yan, puro kalye puno. Grabe. Ayan, oh. Hey, sinikap natin gawin. Puno yan, puno. Between elections. Yan. Kailangan aking gagawin po. At ito pa sa likod na, nakikita ko. Yan, oh. Grabe, man. Pagkakatiwala. Ayun, oh. Kabila ang kalsada, dude. Ayan, mamami, oh. Grabe yan, ma'am. Hanggang doon na yan, sa Pasig River. Duro. Grabe to. Grabe oh. Hindi ko alam paano yung ano dyan, yung stage. Kasi kalsada naman po yan na pahaba. Pero grabe rin talaga ang taga-suporta ni BBM. Kahit napakalayo na, eh sige pa rin, suporta pa rin. Kaya ang daming nainggit mga bayan, no? Inggit sila. Uy.
Wala tayong magawa eh. Sir, por ka, nakahabol ka sa buntot. Yes po, ma'am. At least, ganun tayong Ternate, Cavite, no? Para sa luluhan, anong ginamit ang frontline talaga natin. Hindi lamang sa mga pagkakulat. Grabe! Token text. Hindi sa tawag, tahanan. Wala naman talaga signal doon. Grabe, ang daming tao. Ay, yung tao at, ito nga, puro lang mo. Sino yun? Malabo daw eh. May nag-chat kay sir ah. So ito mga video, mga sangkay, kinuha lang po natin yan sa mga netizens. Sa social media. So tinignan po natin kung ano-ano itong mga to. Kinumpile po natin. So ito. Okay. Pakita ulit po natin yung picture ha. So totoo po itong nasa larawan. Yan po yung nakikita nyo na pagkarami-rami o baha na taga-suporta. So yung upaw na vlogger dyan, iyak ka na naman. Pinapakalat mo, momentum ni Yorme. Naku po! Maramas marami pa yung ano, yung caravan ni Yorme. Naku po! Pikit! Pag-inggit, pikit! So balikan po natin mga sangkay. Dito na po tayo sa naging caravan nila kanina from Makati to Mandaluyong. Panoorin po natin ng saglit at saka po natin puntahan ang naging campaign rally. Ayan mga Sandro. Oy, Sandro! Good morning naman yung guys! Good morning! Dito na tayo sa nag-umpisa na. So ayan po, ganyan po rockstar ang ating presidente ng Pilipinas. Pabit ko po dito. Ha? Pabit ko po. Uy, ayoko niyan. Ayoko ng tugtog na yon. Masyadong madamot po yung may-ari nun. Hindi. Kaya ko nilipat mga sangkay, yung tinutukoy ko na ayoko niyan kasi yung video, ay yung tugtog na yon, yung Bongbong Marcos ikaw ang presidente ko, napakadamot po ng ano. Biruin mo pati ako na nag-video react. Nadali. Kaya ayokong masabit sa ano na yon. Sa tugtog para kay Bongbong Marcos. Hindi tulad sa Pletora, di ba? Yung Pletora. Ng mga songs nila talagang free para sa lahat ng mga pro Marcos vlogger. So yan po oh, sobrang dami po ng taga-suporta, talagang grabe ang tindi nito. Kung maaalala nyo yung Quezon City, parang ganun na ganun eh. Mas maluwag lang doon kasi nga Commonwealth. You know, may nasa bintana pa. Ayan, ayoko niyan, natugtog. Masyadong madamot yan eh. So ito po yung papunta sa... ayan o. Oh. Ito po yung papunta sa may Makati. Mandaluyong. From Makati to Mandaluyong. Grabe yung tao. Ayan o. Oh. Woo! Solid na solid! Palakihan natin. So yan po ang nangyayari bago po mga maganap ang sinasabing campaign rally or proclamation rally sa Mandaluyong. Proud na proud ang lahat, Marcos! Yan yung genuine na supporters, walang harlong drama, hindi mo kailangan kumembot, hindi mo kailangan humalik sa mga santo para lang magbukhang maka-Diyos. Yan o. Oh. Grabe sila lola o. Oh. O oh, ano na mga aktivista. Mga lolo't lola o. Oh. Grabe ang tao, men.
Nakakatuwa naman panoorin to. Saya sa inyo naman. May sumisigaw pag Sandro. O nga pala, andyan pala si Sandro. Shoutout po sa Pletora, ang bandang malupet. Grabe oh, rockstar ang ating presidente. Pati mga bata. Parang Quezon City talaga to yung nangyari. Malacuse po. So alam nyo na yung mga bayarang vlogger dyan. Magdoble kayod na kayo dahil malabong-malabo kayo. Malabong-malabo ang manok nyo. Kita nyo yan, men. Hindi na makausad yung ano, sasakyan sa dami. Sandro. Ang hirap maging politiko, no? Uy. Grabe yung tao. May picture pa ni Ferdinand Marcos. Ayun o. Ayan. Yan yung mga solid Marcos. Mga loyalista. Grabe. Grabe no. May mga naitago pa po silang ano. May mga naitago pa sila sa baol. Si Mayor Bistek. Oh! Ang laki ng ano na yan, photo frame. Laki. Matagal nang nakatago yan, oh. Grabe yung tao. Pati mga bata. So maya-maya mga sangkay, papasadahan po natin yung naging ano nila, naging campaign rally sa Mandaluyong. Che-check po natin ng kaunti, hindi na natin abaan. Yung mga highlight lang. Grabe. And watch our live stream from the Mandaluyong rally with Hoy, familiar yung bosses. 4 p.m. this afternoon.
Familiar yung boses. Ingat po kayo, ma'am. Ay, tapos na pala to. Tapos na pala ito. Tungo sa pag-unlad, tanghal. Siguradong sigurado na to. Ilang ano na lang, ilang buwan na lang, mga pre. Mga sangka, ilang buwan na lang. O ano na, election na. So wala nang chance talaga yung mga kandidato dyan na iba. Grabe. Look at that. Grabe. Okay, okay, mga sangkay, next naman tayo. So, eto na po yung naging kaganapan sa campaign rally nila BBM. So, panoorin po natin to. Mamahal natin mga kababayan sa mga senador. Uy, Attorney Larry Gadon. Alam ko, maraming lugar dito ang palaging apektado ng baha. Alam nyo kung bakit? Kasi magmula nung umalis si Presidente Marcos, wala nang naging bagong water catchment system. Nawala ang mga plano ni Presidente Marcos. Kaya kinakailangan natin magpatayo ng mga bagong dam, magpatayo ng mga bagong water catchment system, magpatayo at ituloy ang floodway na plano ni Presidente Marcos upang ang tubig ulan tuwing bumabagyo ay maikulong natin sa kabundukan at tuwing ang init nakakaranas kayo. Okay guys, Attorney Larry Gadon, huwag niyong kakalimutan. Ito si ano naman, mamamayan sa gobyerno at iba't iba ang kondisyon ng iba't ibang lugar dito sa ating bayan. Kaya po una dapat ang local governments, kasi po kayo po ang nakakaalam, lalong-lalo na sa disaster next. Kasi yan ang tinatawag po. Huwag niyong kakalimutan si Gibo. Kung hindi, maraming salamat po talaga sa inyo. Tutalaan dito na naman din si Abe. Maraming salamat po talaga sa inyo. Tutalaan dito na naman din. Natin siya pabatiin, bibitinin ko muna kayo mga kaibigan. Dahil merong isang tao na talaga namang dapat na mas unang bumati kesa sa... Ipakita natin, Mandaleño, ang buong suporta at pagmamahal sa buong Unity Mandaluyong Philippines. Chairman the Metro Manila Peace and Order okay, Council. Okay, si Mayor Herbert na to. At 90,000 nakabuhayan ang nabigyan ng puhunan. Isa sa mga magaganda at magaling na mayor ng Metro Manila at very madamdaming, very emotional person, yet tactical and strategic kung mag-isip. Palakpakan po natin, Mayor Mechi Avalos. Mandaluyong, palakpakan din po natin sila. Mga barangay officials na pinsya, ay gawa ng
na mag-impok, magsama-sama ang pondo ng taga Mindanao, pwede sila magtayo ng kanilang mga service. Senator Jinggoy Estrada, meron tayo nakalimutan. Kaling ng inyong mayora, dating ito. Mayor Melchi Avalos, ang kababaihan ng kaluyang pinakamaganda sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa pinakamagaling na mayor po ng Mandaluyong. Binabati okay sa ating lipunan. Nandyan po yung biktima ng Maguindanao Massacre. Nandyan nakakabangon galing sa pandemyang ito, mga kapitbahay. Ang panukala na ngayon ay tinatamasa na at ginagamit na ng halos milyon-milyong mga estudyante sa buong bansa. Libre ang college education sa bansa dahil isa si Senator Sherwin sa nagsulong ng batas na yan. Pero na-realize niya, gotcha, sa 6 na taon, hindi sapat na libre ang edukasyon sa ating bansa. Alay kay BBM at Inday Sara, isang awitin mula sa the one and the only Plethora Band! Plethora, oh. Oy, wag niyong kakalimutan to, mga sangkay, si Marcoleta. Nasaan si... Ang dami po nilang pagkakasala. Ang kanilang prangkisa ay free to air. Ano bang ibig sabihin nun? Ayun, no? Ang palabas sa kanilang mga programa ay libreng mapanonood ng ating mga kababayan. Walang black boxes na mabayaran. Ito po yung hindi nila ginalang. Natanggal daw po yung libo-libong mga empleyado. Paano naman po yung milyon-milyong Pilipino na pinagbayad nila ng black box? Mali po yun. Ito paglalaban natin. Correct! Ang prangkisa po nila ay one channel. Ano po ang ginawa ng ABS-CBN? 11 channel po ang ginagawa. Patay! Binisto sa campaign rally yung ABS-CBN. Siniwalak na. Nawala daw po ng trabaho yung 11,000. Kukulit kayo, ha? Tama po yun. Kami rin po yung nalulungkot. Walang iniwan po sa isang chuper na nagpilit na mamasada. Mali pala yung linya ng kanyang prangkisa. Sinitas siya ng pulis. Naabala yung mga pasero. Sino po bang may kasalanan? Sino po ang dapat sisihin? Aha? Yung pulis o yung chuper? Kami po yung sumita kasi po kailangan dahil may pagkakamali. Meron naman pong ibang grupo. Ayaw po makipag-debate ni BBM. Ayaw po niyang pumunta sa mga interview. Ano po sabi nila? Ay, si ganito. Pero yung tagapagsalita, eh, puro kayo unity. Bakit po? Minamaliit po ba ang pagkakaisa ng isang bansa? Aha! Dito po nagmumula ang mag-uunawaan. Dito po magmumula correct ang pagdadamayan. The next time, mga sangkay. Bakit pumamaliitin ang pagkakaisa? Sarap pa sana makinig kay Marcoleta, eh. Ang Singapore, napakaliit po. We are doing this for our most precious Gringo Hunasan and renewable resource. Yung susunod na henerasyon natin ng mamamayan at mga leader, ang ating mga anak at mga apo. Kaya sa pagkakataong ito, nagpapasalamat po ako sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi at mabuhay ang isang bayan ng Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, andyan na si BBM. Senator Jinggoy ay para po sa at lalaban para sa karapatan at kapakanan. Salamat po, number 27,
Senator Jinggoy Estrada, at maraming salamat po, Vice Mayor Janella Estrada. Ito nang papasok na okay, sa BBM. Okay, mga kaibigan, narito na po ang ilan pa sa ating mga minamahal. Ang pamilya po ni BBM yan ay na, kasama na natin. Nag-ingay na yung buong paligid. Kasama na natin, mga kaibigan! BBM! Yun! Sa pagkakulang sa BBM Sara. Ang gabi na ang gana at lumipas na ang magdama. Senatorial election. Oy. Meron siyang video message si Loren. At syempre ang host ng ating pagpupulong ngayong araw na ito, Mayor Menchie Abalos. Nasaan na si Charlene? Charlene, di ba noong 1998 tutupad lamang po ang mga batas na nandyan na? Ano pa ho yun? A great nation. Kaya bilang senador, God willing, babalik sa Senado, my second home. Alay ko po ang aking karanasan. Pag-asang pwede. Uy, ano yun? Ay, gusto ko to. Panoorin muna natin to. Napakasipag at disiplinado. Dahil nang siya ay naging Secretary ng Public Works and Highways. Okay. Sila lang ang may kakayahan Diliar na ipagpatuloy ang Build Program. Yun. Kitang-kita po. Okay. BBM sa kanya ang pagmamahal ng lungsod ng... Pletora. Si Ma'am Lisa, oh. Happy. Simon. Vincent. Tayo kay BBM. Yun, oh!
Sino yan, mga sangkay? Ang malupit na Tony Gonzaga lang naman. Okay, lagpasan na natin yan. Baka madali tayo ng copyright. Ang apat na boto ng kaisa. Kaya naman po kami ay tinatawag na unity. Dahil unity po ang aming layunin, ang aming pangarap para sa sambayan ng Pilipino. Tayo po ay kasalukuyan ay dahang-dahang lumalabas po sa krisis ng pandemya. Ngunit kahit na malampasan na natin ang krisis ng pandemya, ay haharapin pa rin natin ang krisis ng ekonomiya na dinalar din ng pandemya. Marami po tayong gagawin. Kailangan po natin ayusin ang mga iba't ibang sektor ng ating lipunan, ng ating pamahalaan. Kailangan natin ayusin ang agrikultura para tayo po ay may sapat na pagkain na kahit na magkaroon ng krisis ay hindi tayo umaasa na bumibili lamang sa ibang bansa. Kailangan natin ayusin ang ating healthcare system. Magtayo po tayo ng ospital. Kailangan po natin buhayin ulit ang industriya ng turismo para magkaroon ng trabaho. Kailangan po natin tignan lahat po ng ating ibang-ibang sektor, lalo na yung mga maliliit na negosyante na tinamaan ng napakabigat ng pandemya. Lahat po ay ating kailangan gawin. Lahat na po ito ay ating kailangan gawin. Ngunit paano po natin sisimulan lahat yan? Sisimulan po natin yan sa pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Grabe yung tao, guys, oh. Ito po ang aking adhikay. Adhikay ng pagkakaisa dahil tapat po ang aking paniniwala na ang unang hakbang na ating dapat gawin ay pagsama-sama at ipagbuklod-buklod ang galing, ang husay, ang sipag at ang pagmamahal ng bawat mamamayang Pilipino para harapin kahit anong hamon na idadala sa atin ng panahon. Kaya naman po, tuloy-tuloy po ang pagsigaw namin ng pagkakaisa. At itong pagkakaisa ay sa aking paniniwala ay nasa ugali na ng Pilipino. At napakakailangan na nailabas natin ulit. Bakit naman po ba? Dahil po, alam po natin na sa lahat ng kasaysayan ng Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil ang mga Pilipino ay nagtulungan. Dahil ang mga Pilipino ay nagmamahalan. Dahil ang mga Pilipino ay sabay-sabay gumagalaw para tulungan ang kanyang kapwa-Pilipino para pagandahin ang Pilipinas. Alam naman po natin na isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, ay isang tao lamang. Ngunit kapag ipinagsama-sama natin at magkapit-bisi ang ating mga mamamayan at sabay-sabay gumagalaw, lahat po ng hamon haharapin po natin at hindi lang tayo makakaraos kundi tayo sisikat pa. Hindi lang tayo babalik sa dati kung hindi tayo haharap sa mas maliwanag at mas maganda na kinabukasan. Galing! Sa aming pagsigaw ng adhikain ng pagkakaisa ay naririnig po natin ang sagot ng taong bayan. Nung nagsimula po, grabe ang tao, sagot na yan ay parang bulong lamang na naririnig natin sa malayo. Grabe. Ngunit, habang tumatagal po ang panahon, naririnig natin na yung bulong na yan ay dahang-dahang lumalakas, dahang-dahang dumadami ang mga kasama natin, ang kasapi dito na sa naging kilusan ng pagkakaisa. Nagdami ang mga kasama natin, ang kasapi. Tingnan nyo yung tao, oh. Yan o, nasa screen, guys.
Anyway, mga sangkay, panoorin na lamang po natin yung full video. Nasa ano po, nasa Uniteam na Facebook page. Okay, mapapanood nyo po ito, buong video mismo ng campaign rally sa Mandaluyong. So, ako na po ay magpapaalam, mga sangkay. At least napatunayan po natin na talagang namang maladagat po ang dami ng taga-suporta ni BBM doon po sa Mandaluyong. At hindi po talaga fake news yun. So, like, comment, share, and subscribe. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po. Bye-bye.